po, nagbabalik ang inyong Angel Wings. So, ayan, una sa lahat, nagpapasalamat ako kay God sa mga blessings at sa kanyang gabay sa amin sa araw-araw, sa atin sa araw-araw. So, ayan, and sa aking mga ka-YouTuber, salamat sa pag-view, sa walang sawang pag-view ng aking mga videos. And walang sawang sumusuporta sa akin. Ayan, nag-stay connected sa aking channel, guys. Ayan, hindi ko kayo makakalimutan. Bibisitahin ko rin kayo lagi, guys. Lalong-lalo na po kay Brotherhood. Ayan, nang dahil po sa kanya, marami akong naging friends, kayakap, ganyan, kaibigan. Ano pa ba tawag nila? Kasipaan, katadyakan, yung mga ganyan. So, ayan, nagpapasalamat ako sa iyo, Brotherhood. Lagi kong inaabangan ang iyong live. Ayan, kasi marami akong nagiging friend sa iyong live. Kaso nga lang, Brotherhood, yung time na yon, sobrang dami kong trabaho pag mga ganung time. So, ayan, lagi ako labas-pasok sa iyong channel. So, ayan, thank you, Brotherhood. Mamaya ako magla-live ka na, dyan na naman ako. Sana hindi po kayo magsawa sa akin at magalit sa ginagawa ko. Kasi kung ano na lang po yung ma-type ko, yun na lang po yung na-i-send ko. Pero, hindi naman po ako siguro lumalabag sa rules. So, ayan. Pag lumabag ako sa rules, paki-update ako. Paki-feedback na lang ako, ka-brother. So, ayan. Thank you sa'yo. So, ayan. Eto na nga. Yung karanasan ko bilang isang OFW. Una ako nag-OFW is sa Jordan. So, ayun. Meron ako naging karanasan doon. Sobrang nakakatakot talaga at ano ba tawag dito? Yung hindi mo talaga siya makakalimutan sa buhay mo, yung naging karanasan ko doon. Hindi lang po isa ang naging aking amo. Marami ako naging amo sa Jordan. Lahat, yung panglima ko naging amo sa Jordan is doon po ako merong naging sobrang nakakatakot na karanasan, guys. Pagdating ko doon, meron silang kasambahay na Indonesia, nagluluto siya. Tapos naglilinis siya, mag-isa lang siya. Pero patapos ng kontrata niya. After 2 months, matatapos na yung kontrata niya, guys. And then, ayun na nga, third floor ang bahay nila. Ayan. And nasa village sila malayo. Pero malalaki ang bahay, layo-layo nga lang yan. And, first floor, doon ako naglilinis sa first floor. Nandun yung malaking sala nila. May isang guest room, salon ang tawag nila. Dalawang salon na malalaki para sa guests. And nandun din ang kusina sa first floor. So, ayan. Sa third floor, lahat puro rooms. Rooms lahat nila. Meron, yung ang naging amo ko is, 5 ang anak niya. 3 babae. And 2 lalaki. So, ayan na nga, guys. Ako, ang duty ko is, sa first floor ako naglilinis. First floor lang ako. Ang Indonesia, nagluluto siya. Tapos, third floor siya. Ayan, so yung ground floor, wala naman, hindi naman ganong nililinis ang ground floor. So ayan, pinagtutulungan namin nung Indonesia sa paglilinis sa ground floor, ganon. Rotate naman yun. Hindi naman araw-araw nililinis. Ganon din yung, meron din silang, sa ground floor, meron kasi silang pool. May guest, ano din sila doon, guest room, at saka may salon din sila doon. Ayan, and sa ground floor, nandun yung mga rooms namin. And, ako yung, ang amo ko, babae, hindi mo siya, yung ano siya, yung matatakot ka sa kanya, hindi siya first time ko kasi, yung parang matatakot ka sa kanya, hindi siya humingiti, kahit batiin mo siya ng good morning, hindi siya humingiti. Ayan, tapos ayaw niya ng, tinatanong siya, ganyan, kung anong iinumin. Gusto niya siya magsasabi sa'yo, ganyan. Kaya, pag may gusto siya, hihintayin mo, sasabihin niya sa'yo, ganyan. Yung ganun, hindi mo talaga siya mapapangiti. Yung talagang tipong
matatakot ka sa kanya, yung ganyan, napakasungit. Ayun siya. So, ako sobrang, ano tawag dito? Sobrang, maano ko sa kilos ko. Kasi nga, ayokong magkamali. Dahil, baka magalit siya sa akin, ganyan. Kasi first time ko doon sa mag-abroad, hindi ko pa alam ang gagawin ko, guys. So, ang ginagawa ko na lang, ginagawa kong binibigay ko yung best ko sa trabaho ko para hindi magalit sa akin yung amo ko. Sa paglilinis, nililinis ko mabuti. Kasi siya, guys, sa kasulok-sulukan, ganyan, ginaganyan niya. Hindi naman maya natin maiwasan lahat ng amo. Siguro naman ginaganyan. Oh, hindi naman siguro lahat. Kasi amo ko ngayon, hindi naman eh. Sobrang bait eh. Ayun na nga kung ano yung mga naging karanasan kong bad karanasan ko ngayon. Ngayon naman, binaligtad niya, guys. Sobrang babait na mga amo ko. Puro good karanasan na ako ngayon. Ayan. Experience, good experience. So, ayan, guys. Balik tayo dun sa topic. And, ang naging bad karanasan ko doon is, yung nangyari dun sa Indonesia, kasi itinakas ko siya. Guys, alam kong mali yun. Huwag nyo pong gagayahin yung mga ginawa ko. Pero kung talagang kinakailangan na gawin yung mga gagawin ko, mga ginawa ko, gawin nyo, guys. Kung buhay nyo na ang nakasalalay dito, gawin nyo, guys. Huwag kayong magdadalawang isip na gawin. Gawin nyo ang nararapat gawin para maisalba ang buhay nyo, guys. So, ito na nga. Itong araw, yung araw na yun, pinapunta ako ng amo ko doon sa nanay ng amo kong lalaki. Kasi guys, ang naging part ko as a DH doon, naglilinis. Tapos, dahil mayaman sila, yung hindi basta-basta yung mga bisita, mayaman talaga sila. Ayun. Nagde-design ako ng table, ayun. Nung nalaman ng amo ko, marunong ako, nagde-design ako ng table, nagde-design ako ng mga fruits. Kasi yung amo ko, hindi mo basta-basta na, hindi pwede sa kanya yung, isa-serve mo lang yung fruits na ganun lang. Kailangan, ikat mo siya, i-design mo siya sa plate, guys. Ayun, basta di-design mo siya, yung ginagawa ngayon ng mga ano, para marami ang maingganyo at bumili. Ayan, nabubulol na si Bidang. And ayun na nga, guys. So nagustuhan niya yung mga yung ginagawa ko. Pati nakita ko naman siyang ngumiti minsan niyan, guys. So pinahiram niya ako doon sa amo ng sa nanay ng amo kong lalaki kasi may bisita din sila. So kailangan kong i-prepare ang table settings nila at saka i-prepare yung mga fruits nila kung paano gagawin. Ayan. Kung ano yung ginagawa ko doon sa amo o yun, kailangan gawin ko din doon. So, ayan, hindi naman, kumukuha naman sila ng waitress kasi hindi, ay, ng mga waiter, lalaki. Kasi pag lalaki, bisita mo doon, lalaki din yung mga waiter nila. Kumbaga ako, sa kusina lang, i-design ko lang ng i-design lahat. Iba yung magsaserve. Yung mga waiter na kinuha nila, yun magsaserve. Yung maghuhugas din yung mga waiter na kinuha nila. So, ayan, pinapunta nila ako doon. So, ayan, pagbalik ko, nagtataka ako kasi yung kwarto ko sabog-sabog siya, guys. Yung mga higaan na yan sabog-sabog siya. Yung mga drawer ko, mga damit ko nasa lapag siya lahat. Sabog-sabog siya lahat, guys. As in, walang natira sa mga drawer, nakasabog siya. So pinuntahan ko si yung kasama kong Indonesia, ganun din, pero hindi ko siya nakita. Hindi ko alam kung nasaan siya. So hindi ko alam kung ano yung nagaganap, guys, sa mga oras na yon. So wala akong alam. Oh, umakyat ako na nakita pa ako ng ni Madam. Nado din yung mga anak niya. Wala silang sinasabi, guys, kung ano yung nangyari. Wala din sila. Parang wala lang. Ganun, guys. So, ayan. Nagtaka ako at sinabi sa akin ng amo ko na ako na yung magluluto from now. Sabi niya ganun sa akin. So, sabi ko, hindi naman ako marunong magluto. Ganyan. So, sabi ko sa kanya, hindi pa ako marunong magluto. Ayan. So, sabi niya, walang problema. Kasi, ituturo ko naman sa'yo. Ayun, so, wala ka, yun nga ang sabi niya. So, ayan, ang problema ko, kung bakit ako na yung magluluto. 2 months pa naman, bago umalis yung Indonesia.
So, ayan, hinahanap ko pa rin ng Indonesia. Yung panganay nakita ko, bumaba siya sa ground floor. So, sinundan ko siya. And then, nagpunta siya doon sa room na sarado. Kasi ang room ng mga katulong doon, kasambahay, is apat. Tapos, bali lima siya. Merong isang room na sampayan lang siya. Tapos, merong isang room na para sa washing machine, maglalaba doon ka. Andun lahat, pati yung plancha, ayun, andun. Tapos, doon siya pumunta sa isang room na wala namang gumagamit, pero nakasara yun. Binuksan niya, nagdadaka ako ba? May susi, binuksan niya. Tapos, narinig ko sumigaw si yung ano, yung Indonesian kasama ko. So, hindi ako tumuloy. Dahan-dahan akong umakyat sa taas kung bakit siya sumisigaw. Ganun, dahil hindi pa ako nakakaintindi ng Arabic, so wala akong alam. So, ayun na nga guys, nung pagkakyat ko sa taas, nakita ko uli yung, ayun, yung anak ng amo ko na lalaki, yung panganay, umakyat na sa taas. So, dali-dali akong bumaba. Kinakatok ko yung kwarto. Nakalock yung kwarto. Hindi niya rin mabubuksan. Wala din siyang susi, guys. Nandun siya. So, ayan. Tinanong ko siya kung ano yung nangyari. Kahit pa parang naman nakakaintindi siya ng English. So, ayan. Tinanong ko siya kung ano yung nangyari. So, sabi nga niya, may nawawa lang. Quintas ata yun. May nawawa lang Quintas, yung anak na babae. So, ayan. May mga secret camera sila. Yung tatandaan nyo, guys. Kung talagang magtrabaho kayo ng mahusay. So, ayan, guys. Dahil hindi nyo alam, meron pala silang mga camera sa mga bawat sulok ng bahay nila. So, ayan. At saka, ayun nga, nawawala daw yung Quintas. E, pauwi na siya. May makukuha siya dun sa amo niya kasi nakatatlong taon siya. So, ayun na nga. Nawawalang Quintas. Tinanong ko siya kung kinuha niya nga ba yung nawawalang Quintas. Sabi niya, sa akin, hindi naman daw. Pero, yung driver, nakita daw niya, may inabot yung, kasi yung driver, lahat kasi kami tinanong, lahat sila tinanong. Ako lang yung hindi. Hindi ko alam bakit hindi nila ako tinanong, guys. So, ayan, tataka, wala kasi ako nung time na yun sa bahay, guys. Kasi hindi rin naman ako naglilinis sa taas. Hindi rin ako umaakyat sa third floor. Siya lang umaakyat dun kasi puro rooms. Ayun, sa first floor lang talaga ako. So, ayun na nga. Sinabi din daw kasi nung nalaman ko na sinabi nga din kasi ng driver na may nakita daw siyang inabot doon sa hardinero. Ayan. Noong nagkakagulo na. So, bahala sila kasi wala ako doon. Hindi ko naman alam. So, akala ko yun lang. Yung pinagbibintangan lang siya tapos kinulong lang siya sa room. Meron pa palang mas nakakapanindig balahibo na nangyari sa kanya, guys. So, ayan. Ito na nga. Nung may time na ano, na pinalabas siya ng room. Ayun, pinapunta na siya sa room niya. So, doon ko siya nakita na marami siyang pasa. Pinalo pala siya, guys. Alam niyo yung ano ba tawag? Yung batuda ba? Yun yung parang goma siya. Basta yun na yun, guys. Hindi ko alam kung ano yun eh. Goma siya. Na batuda ba yun? Na pag pinalo mo siya, talagang pag malakas ang palo sa'yo, talagang mangingitim yung balat mo, guys. Na parang magkukulay talong. Ganun siya, guys. Pinakita niya sa akin buong katawan niya. Ganun. Madami. Tapos, kinalabutan ako. Tapos, sinabi nung baba, nung lalaki, nung anak na lalaki na, hindi niya na makikita ang bansa niya. Sabing ganun. So, natakot ako. Sobrang takot ko. Ako, sa mga unang naging amo ko, kasi panglima ko sila. Pero huwag nyo itong gagayahin, guys. Ayan, nakalimang amo. Alam ko kasi yung bahay ng secretary sa agency ko. So, ayan. Nung sinigaw niya ng ganyan, hindi niya na makikita ang bansa niya. Natakot ako. So, ayan, guys. Nung gabing yun, hindi ako mapakali. Talaga, nung gabing yun. Dahil, hindi,
natatakot ako. Hindi ako natatakot para sa kanya lang, kundi para sa sarili ko. Kasi first timer ako. Tapos, ganun pa yung madadatnan ko sa bahay na yun. Ayan, sobrang takot ako. Nanginginig ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Dahil nakita ko yung katawan niya ganun. Baka mangyari din sa akin yung ganun. Ganyan. So, ayan. Dahil nga sa nangyari na yun, naisipan kong itakas o tumakas. Talaga naisipan kong tumakas. Hindi ka basta-basta makakatakas kasi may security sa harap ng bahay nila. Tapos may mga camera. So, hindi namin alam kung paano ang gagawin namin. Eh, nasa ground floor kami. Open naman yung pinto doon. Malaki. Tapos full. Paglabas mo may full. Full talaga. Full. Ayan, may pool doon. So, ayan, naisipan kong tumakas pero hindi ko alam kung paano tumakas. So, tinanong ko siya. Tatakas ako. Sabi niya, ganun. Isama mo ko, sabi niya sa akin. Ganun, sasama siya. Sabi niya, oo, walang problema. Sabi ko sa kanya, ganun, tatakas tayo. Sabi ko sa kanya, alam mo ba kung saan ang embassy mo? Hindi daw niya alam kung saan ang embassy niya. So, ayan. Alam niyo ba guys kung anong ginawa namin para makatakas kami guys. So, eto na nga. Sa pool side ng bahay nila. Bandang, alam namin kasi pagka mga, ano, sa gabi, mga ano sila, gising pa sila. Hanggang alas 3, alas 4, umaga na kasi sila natutulog. So, ayan. In oras, mga bandang oras, alas 3, nung nakita namin napatay na yung ilaw sa salon, alam namin tulog na sila lahat. So ang taas-taas pa ng ano nila, ng pader nila, yung bakod nila guys, mga ilang feet pa yon, 11 feet siya siguro guys, 12 feet ganun siya yung bakod nila. So hindi namin alam ang gagawin namin. Sakto naman nun, katatapos lang ng guest din namin sa bahay. So maraming upuan sa labas. Alam nyo guys anong ginawa namin sa upuan? Pinagpatong-patong namin yung upuan guys. Ayan. Tapos saka namin inakyat yung pader. Alas 3 ng madaling araw, tulog silang lahat. Inakyat namin ang pader. Tapos hindi pa namin alam kung ano yung babagsakan namin sa labas. Actually, mas malalim sa loob. Sa labas kasi mga 6 feet lang. Kasi marami na siyang mga buha-buhangin, gano'n. Natabunan na siya, mga lupa-lupa. So, mababa lang pagbagsak namin sa labas. Pero hindi naman namin alam kung ano babagsakan namin sa labas. Tinanggal ko pa yung chinelas ko bago ko tumalon sa labas. Guys, tinanggal ko pa yung chinelas ko bago ko tumalon sa labas. Tapos paglagpak ko sa baba, yung palang natalunan namin, yung mga damo na maraming tinik. So, guys, ang dami kong naging sugat. Ang dami naging sugat ng aking paanon, guys. Sobrang sakit, hindi ko alam. So, nung pagtalon niya, hindi ko na masabi sa kanya. Basta sabi ko lang sa kanya, isuot niya yung slipper niya pag tumalon siya. So, sinuot naman niya. So, ayun, tinanggal-tanggal pa namin yung mga ano namin. Yung mga tinik. Ayun, guys. So, ayan na nga, naglakad kami hanggang sa makalayo kami ng makalayo, guys. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Hanggang sa merong sasakyan, nagbaka sakali kami. Dahil first time ako, hindi ko naman talaga alam kung ano yung, pero alam ko naman yung mga rules nila doon. Hindi ko lang alam na ganun ka panganib ang buhay mo pag nasa labas ka din. So, ayan. May dumaan na sasakyan. Ay, nagpunta kami sa pinaka-highway. Kasi malayo yung bahay nila, para nasa bundok eh. Nang nasa highway na kami, may dumaan na sasakyan. Pinara ko na lang siya. Tapos, sobrang nanginginig ako. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Sumakay kami ng taxi. Tapos, sinabi ko sa taxi dahil hindi ko alam ang pangalan ng place niya, nung secretary ng agency ko, Pilipina siya. Sinabi ko ang place na tatandaan ko kasi ang bahay niya is malapit sa isang restaurant na sikat na restaurant. Ayan, sinabi ko yung pangalan ng sikat na restaurant na yon. Tapos, nung malapit na kami sa sikat na restaurant na yon, alam ko na yung iskinita kung saan siya nakatira. So, pinasok namin yung iskinita, guys. Ayan. Nakarating kami sa bahay na hinahanap namin, guys. Nakarating kami sa bahay ng Pilipina na sekretary sa agency ko, guys. Kasama ko ang Indonesia dahil hindi naman niya alam kung saan ang kanyang embassy. So, ayan,
guys. Hanggang sa nakarating na nga kami doon. And sinabi sa akin nung sekretary na Pilipinas agency na dapat hindi ko ginawa yung ganun. Pero sobrang takot ko guys, kaya ako nagawa yun. At saka natatakot din ako sa buhay ng kasama ko. Ayan, dahil pareho naman tayong... Hindi naman tayo iba-iba, kahit magkakaiba tayo ng lahi, tao pa rin tayo guys. Kailangan itrato pa rin tayo ng tama. Ayan, kung talagang may ibang taong nangangailangan, tulungan natin guys. So ayun na nga, dinala ko siya sa bahay ng secretary ng agency namin. And hinyatin namin siya sa embassy nila, sa Indonesian embassy. Ayan, so ayan. Malaman ng manager sa agency ko, katakot-takot na sermon ko ang nangyari sa akin, katakot-takot na sermon. Pero hindi ako natakot guys, isinagot, isa lang naman yung isinagot ko sa kanya, ayoko pang mamatay. So ayun, ayun ang aking kwento. Mahaba pa yan guys, itutuloy ko na lang bukas kasi ito pa yung talagang sobrang mas natakot pa ako sa mga sumunod na nangyari guys dito. Sa karanasan ko na to, itutuloy ko na lang. Ang katuloy na to is bukas na lang guys. Abangan nyo. Yung susunod na video ko, nandun yung katuloy. Kung ano yung sumunod na naging karanasan ko. Kung saan ako napuntang amo na naman. Abangan nyo yun guys, dahil mas maganda yun. Mas maganda yun. Guys, yung next na, yung kadugtong nitong video ko, guys, doon sa amo ako napunta na naman. Kung doon sa, kung may bagong amo nga ba ako. Ayun, guys. So, salamat sa, thank you for watching my videos, guys. Thank you for watching. Sana, pala, huwag kayong magsawang i-view ang aking video na to, guys, dahil may katuloy pa to, guys. Abangan nyo ang katuloy ng aking video. So, ayan, maraming salamat. Bye na for now, guys. And, huwag kayong magsasawang bumisita sa aking channel. Ayan. And, subscribes na rin. And, pakipindot na rin ang bell para lahat ng aking video ay updated kayo. So, thank you, guys. And, God bless us all. So, bye na for now. Bye.